Magandang araw mga kosa. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ako mag-start ng game. So, bago akong mag-start ng game sa Gamesir World app, yung proper pag-start, nagme-maintenance muna ako. Check ko muna yung una, yung speed ng internet. Kailangan muna mag speed test kasi malaking factor yan sa laro, lalo na online games. Pati sa Gamesir nakaka-apekto rin. Kung mabagal yung internet mo, asahan mo na magkakaroon ng lag. So, pag na-check mo na yung na-check nyo na yung internet nyo, okay naman yung speed, walang problema. Yung device, need nyo yung i-clean up. Kasi yung mga naipon na file dyan nung naglaro pa kayo nung, like for example, kahapon, nandiyan pa rin yun. So, double check nyo kahit isang beses or dalawang beses bago kayo maglaro. Importante yan. Para malinis lahat. Yan, i-optimize nyo lang. Pagka na-optimize nyo na, done nyo, check nyo yung memory. Yan, napaka-importante yan. I-clean nyo rin yung memory. Kasi mga naipon na file yan nung naglaro kayo, lalo na pa nag-browse pa kayo ng mga ano sa internet, naiipon yung mga yan. Yan, okay na. So, bago ako magsimula ng mag-start sa Gamesir World app, marami ako narinig na sinasabi nila, huwag mo daw i-start mismo dito sa game. Kasi daw, pag i-start mo sa game, dito sa Gamesir World app, pag i-start mo dito mismo, mababan ka. Hindi totoo yun. Kasi, running in the background na itong GSW app. So, kahit i-run mo yan ng direct sa dito sa game, as long na hindi mo ipi-play sa direct play G-Engine, hindi ka mababan. Ang method na ginagamit natin yung binary mapper, external yan. Yun ang kaibahan. Kaya nababan yung iba dahil ginagamit nila yung direct play. Once nag-direct play ka, madidetect ng server na gumagamit ka ng third party client. So, hindi totoo yun na pag nag-start ka dito sa game, mababan ka. Basta wag lang yung direct play. So, ginagawa ko bago ako mag-start, disconnect ko muna yung Bluetooth, reset ko yung off ko yung Gamesir, i-reconnect ko. Once connected, kino-close ko yung dating file ng GSW app na running sa background. Kino-close ko yun. Nag-open akong panibago. I-run ko yung panibago. Pagka-run ko ng panibago para ma-refresh siya, cancel lang natin yan. Ayun na, nakita nyo, running niya siya sa background. Ibig sabihin, panibago na yan. So, pwede ko nang start yung game. So, nakita nyo, nag-pop up agad ng mabilis. Lumabas agad yung mga keymap. Ibig sabihin yan, proper yung pagkaka-start natin nung mapping natin. So, hindi tayo magkakaroon ng problema sa game kung sakasakali man. Kasi, makikita nyo, kapag once na proper yung pagkaka-start nyo ng game sa at ang game sa World App nyo, mabilis siya mag-pop up. Ayan siya. So, tayo sa training. Test natin. So, hindi totoo yun na pag nag-start kayo sa mismong Gamesir World app, mababan kayo. Hindi. Basta huwag nyo lang i-select yung direct play. Safe yun. Either doon kayo sa notification mag-start or sa direct sa game, walang problema. Kasi running na yan. So, okay. 84 ms ang ping ko dito sa Asia. So,
yun lang guys. Sana makatulong yung tips ko na binigay sa inyo. Hanggang sa muli, maraming salamat.